Bigyan, tapos na ako nakatulog, and then medyo maano na yung ano ko pakiramdam, kaya hindi ako masyado makatulog kasi yung inisip ko sino yung kasama ni Ate Arlene doon, kasi si Dunong Tutot palagi bumabalik dito sa bahay kasi nga nandito si Suisoy. And ganito na katagal, 1 year ako mga kaibigan, magwa 1 year ako na hindi nakabalik dito April 10, kasi yung 2022 na birthday namin ni Bian, nandito kami nag-birthday. So ganito na pala yung itsura ng bahay ni ate Arlene dito sa Bayugan. So makikita nyo ngayon, ayan o, mayroon ng nakatagay na sila ng bamboo para sa kanilang safety mga kaibigan. And lalong-lalo na si Suisoy, ayan o. Ayan na silang bakod mga kaibigan. And then yung gate nila o. So balang araw magagawaan ito mga kaibigan na maganda. Temporary lang po itong nilagay nila Dudong Tutot, kasi nga dito sa highway mga kaibigan parang uso na yung kidnapan ba, at least ganito hindi makalabas si Suisoy in case na makatulog sila Ate Arlene. So ngayon naliligo na ako para makabalik ako dun kay Ate Arlene kasi yung baby, and then para masaya naman yung makarelax. And mamaya Bum-bum. Lukso. So yan mga kaibigan, hindi pa ako nakaligo. And si Dudong Tutot nandun pa kay Ate Arlene. So pinakain ko na si Suisoy. Wah. Kasi gutom na siya. And maglinis muna ako kasi ang dami yung kalat ni Suisoy na kanin. Nilalaysan ko. Tapos na tayo nagwalis-walis and maghugas muna tayo ng pinggan na kinaina namin ni Suisoy. So yan, ano na talaga si Suisoy mga kaibigan, matured na talaga siya. Kasi alam nyo ba yun, ayaw niya magpaiwan kapag wala yung mama niya and papa niya. Pero ngayon, natuto na siya mag-isa. Daming kinain mga kaibigan, gutom. Kasi hindi namin inanuhan ng didi niya. Maligo muna ako pagkatapos ko maghugas. Maligo ako mga kaibigan. Robot niya, Suisoy. Ayan, maglaro-laro rin siya mga kaibigan. Set me free. There's nowhere I can
sige, hiya, 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 up. Sige, balik. Go, go, soy, go, 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 hiya, 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 wow. So, tanghon. Wow. So, ulam ni Ate Arlingen, ulam namin. Wid. Papaya nga hinog. Sa. Oh, yung mga hinog hinog. Mas gwa po ginog siguro. Tamis man. Tamis. Tatanghon yung mga kaibigan. Oh. Dadalhin namin doon kay Ate Arlene. Pupunta kami ngayon. Hey, sir! Enjoy sa'yo. Enjoy kaayo ba? Agoy! Ay mo naman ang gibanik di ha. Wala na. Malinis naman yung floor, mga kaibigan. Walang tao dito. Busy si Totot sa pagluto. Hindi, nakahugas na po ako ng plato and nakasain na ng kanin. So, ulam lang yung kulang ngayon. Gising na si Jan-Jan. Itayo na. Sagag na. Pinirito and then nakaligo na si Ate Arlene kasi 3 days na namin dito ngayon sa clinic and then ang ingay mga kaibigan and ayan siya na nga yung pumunta doon sa ano sa warehouse. Yan na yung bumili. Ayan na oh. Ayan, ang lakas-lakas na. Parang hindi na nanganak ah. And then ako yung nag-alaga always sa baby. Ayan oh, nagtabo na oh. Suisoy. Hi! Today is my birthday. Ito po yung handa natin ngayon, no? Diba? Yan. Diba ang lakas-lakas ng mga Pinoy, mga kaibigan? Tatlong day lang. Naka-ano na. Nakalakad-lakad na. Yun po yung update in this morning. Mga kaibigan! Ayan, nagbagtas-bagtas tayo para makauwi doon sa bahay ni Ate Arlene kasi yung clinic na inanakan niya is medyo malapit lang doon sa kanilang bahay. And try ko mga kaibigan kasi kanina pa ako pauwi ni Ate Arlene kasi daw para makarelax ako. Pero hindi talaga ako umuwi mga kaibigan kasi wala siyang kasama doon. Tapos si Dorong Tutot nag-work. So, ito na nga mga kaibigan, malapit lang pala. So, maliligo muna ako kasi grabe ang init mga kaibigan. So, natatakot man ako pero try ko pa rin. So, yun yung update natin para makaligo si kaibigan ninyo, nagbaktas na. Yeah, so ito na nga. Yan o, medyo. Yan. Oh. Oh, ayan mga kaibigan ah. Okay na si Ate Arlene. Malakas na siya so makauwi tayo nito kaagad. Kasi yung business natin doon naiwan. So, matagal ako hindi nakaka-upload. Kasi nga walang signal yung wifi nila dito. Oh, yun po ang update natin. So, bye-bye muna kasi bagtas-bagtas muna tayo. Bigan, hello! So, ayan, nakapagligo na ako and then naglaban na din ako ng damit ko. And then, yung hinum, yung damit ni Bibi, Mateo, mga kaibigan, lalaban ko din ngayon kasi maliit naman lang. And bago ako umalis, so, dito tayo sa CR. So, dito ako naglaba. So, ayan yung kay Bibi, oh. So, lalaban ko yan bago ako umalis dito. Para maliit lang kasi yung pang baby ni Mateo na damit. Kaya kailangan nating laban pa unti-unti. Yan. So, alam nyo ba mga kaibigan, natatakot ako dito mga kaibigan. Kasi hindi ko familiar dito yung lugar. And then, natatakot ako lumabas. Kaya nag-try lang ako pero kaya ko mga kaibigan, kinaya ko. Kasi napakainit na doon sa clinic mga kaibigan and gustong-gusto ko na maligo.
Sana nakaligo na ako sa wakas. And maglaba na ako kasi medyo hapon na. Alas 4 na po ng hapon. So tamang-tama. Babalik na ako doon mga kaibigan. Hila Ate Arlene. Welcome sa hindi pa nakakita ng bahay ni Ate Arlene dito sa Agusan Mars. Ito po yung katas ni Ate Arlene sa kanyang YouTube. Pinagawaan ng bahay yung kapatid niya. Ayan, napakalinis ng bahay oh. Diba? Ganun. Ayan, ang sahig, napakalinis. Kasi walang tao. Kaya dapat malinis. Yan yung supa. So ganito lang yung space dito. Hindi dito sa loob ng kwarto, yung mga bodega. Dito nilagay ni Ate Arlene yung mga gamit nila. And then, yung sa kabilang kwarto mga kaibigan. Ayan. Ito yung kwarto nila Ate Arlene. Ito yung kwarto nila. And dito yung ibang gamit nila. Ayan, nakaslagay sa lahat ng box. And ito yung private CR. So nakatulog na si Kuya Caleb dito and Ate Aileen. Nakita na nila itong bahay. Ayan. So thank you for support din sa nag-alalay kang Ate Aileen nito na magawa ito na bahay. So merong ayan po, meron pong tumulong dito mga kaibigan. Ayan yung labas. So labas. Welcome dito sa bahay nila Ate Arlene. Umuwi kami ni Soy Soy kasi nag-ano kami mga kaibigan, nagpakulo ng tubig para sa thermos. And kailangan na din namin mag-saing ng kanin para madala namin doon kay Ate Arlene sa pagpunta namin mamaya. And gusto ni Ate Arlene patulogin si Soy Soy kasi ang kulit doon mga kaibigan, napakakulit at napakaingay. Tapos bawal doon mag-ingay-ingay mga kaibigan. Pero bata kasi, so makulit. And ayan, nagpa-ano ako mga kaibigan, nagpa-electric fan ako para matulog. Ayaw matulog mga kaibigan. Sinabi niya sa akin, asan si mama? So wala kasi si Dunong tutok dito kasi nandun sa patin ay nag-ano na, nag-process na. And ayan, nakabihis na din ako mga kaibigan kasi kanina. Ngayon pala ako nakauwi dito and nagpakulo na ako ng tubig doon sa apoy. And ayan, ayaw magpaiwan. Gusto na kaming bumalik doon. So, magsaing muna kami. So, yun yung update. Ayan, oh. Hi! Hello!
tonight. Ang araw dito, napakasakit po ng araw, and dito tayo. Kasi tingnan natin yung ano, ang ingay pala dito mga kaibigan. Mga kaibigan, yung ininit namin na tubig. So ilalagay ko na dito para makasain na ako ng kanin, and then babalik na lang kami ni Suisui doon kaagad kasi ayaw niya matulog dito. So wala naman kaming ano dito mga kaibigan gagawin. Ano? So papaliguan ko na lang muna siguro Suisui kasi ayun o, napakahagard na ng muka. And then ako nakabihis na ako kasi nag-menstruation ako mga kaibigan, and then atake ako ng dysmenorrhea ko, and okay naman, naka-ano na tayo. Nakainom na tayo ng medicine. So, lalagay ko muna yung ininit na tubig for coffee for Ate Arlene. So, update ko na lang sa inyo mga kaibigan kapag nakalabas na si Bibi Mateo. So, thank you! Yan muna yung ano natin in this afternoon. And thank you so much sa support always mga kaibigan. I love you all! God bless sa ating lahat!